kumusta na kayo mga ka-TH? Mga small depot hunter group at mga ka-TH story. Kung mapapansin nyo, ang umpisa ng video natin na upload na ito ay tungkol sa satellite scan. Napaka-generous kasi ng ating kaibigan na taga Mindanao at talaga tumutulong siya na ma-educate ang mga treasure hunting community tungkol sa mga boreal design na ito. Nakita niya kasi na mayroong pattern ng pagkakabaon talaga dahil lumabas na ang resulta sa satellite scan. Kaya ipinadala niya sa atin ang mga pictures, mga resulta. Pero hindi kanyang lupa ito, sa ibang lupa ito. Nandito, babasahin natin mga usapan namin. Meron kasi nagtanong sa atin tungkol sa satellite scan na to, kaya itinanong din natin sa kakilala natin. Yung nga, nagkaroon kami ng usapan tungkol dito. Hi bro, morning. Yes, pwede magpa-scan. Ito yung process bro. Kailangan yung location ng area, exact perimeter sana using Google Maps or Google Earth. Mas okay lagyan ng pin yung gitna ng lupa. Unang scan is yung metal heat scan. 5K yan siya sa per cluster spot. Sugal yung 5K in case walang heat signature sa area, but if more than one spot ang lalabas, 5K times ilang cluster ang charge. Basta may okay na sign na sa surface, so far malaki talaga ang chance na may ma-detect yung satellite. Depot needs to be more than 1 ton para ma-detect. So kailangan talaga malaki. Kasi pag maliliit mga bro, pag small depot hindi kayang ma-detect. Once na may positive heat signature na ma-detect, bibigyan yung customer ng GPS. GPS with coordinates. Coordinate with pin. Itong GPS location ay yung sinasabi mong cluster. Possible na once gawin ang thermal, makikita ang layout ng mga depo. So based lang sa heat scan, alam mo na may cluster depo sa area and definitely more than 1 ton. Pagpunta mo sa spot, may 50 meter diameter yata yung signature. So pwede na mag-remapping etc. Now kung gusto mo more detailed images, thermal na ang ipagawa. That now is mga 55,000 per frame. Note lang bro, mga bigger depots lang makikita sa scan. Kailangan gamitan ng Jumansi. O ito yung remapping kay Ken Rios, itong Jumansi tinutukoy. Yung mga small depots, once confirmed na kung saan mga big, yun, kailangan na gamitan na ng remapping after na mga satellite scan. After na mag-reply siya sa akin, nag-message siya mga ilang araw yun makalipas ito. Hi bro, may share ako na may thermal di sa amin ng lupa pero for educational purposes bro. Makita talaga ang common patterns between sites. Dito kasi sa thermal na lumabas nahalata mo na talaga na may similarity yung dalawang magkatabi. Ang reply ko sa kanya, salamat bro, isang malaking proof ito na may disenyo talaga ang mga binaon. Meron master plan buong Pilipinas. Isingit ko yan sa next upload ko. Yan yung reply ko sa kanya. Pero sinuri ko yung mga pinadala niya sa akin picture. Tiningnan ko lahat. Pati yung lupa makikita mo dito. Yung alignment ng lupa, binutas nila diretso pa ilalim. Tapos itinanil yung malaki sa ilalim. Pag downshot, ayan yung makikita mo. Pati ang hinalukay na lupa, kitang-kita mo dito mo sa satellite result. Yung lupa na yun, nakabilog na kulay green, soil coloration yan. Kitang-kita mo galaw na galaw yung buong area. Napakalawak ng area na sinakop. In connection dito sa satellite scan na tumatama sa mga big load, meron tayong paraan kung paano tumbukin ng maliliit. May sinagawa tayong remap nitong nakaraan. At ay didiscuss natin ito para sa kaalaman ng lahat kung paano ang target ng small deposit. Dito rin sa parte na to ay meron tayong illustration na ginawa para lalong maintindihan ng mga manunood sa kasalukuyan at saka mga darating pampanahon ay maging sample ito ng sino man na pwede lang ulit-ulitin at balikan para maintindihan nila na dapat umiwas sa malalaki. At sa ganitong paraan ay magagawa natin ang tamang pag-locate ng small deposit. Itong video na ito ay maiksi lamang pero ito ay isang sample kung paano ang pag-target ng small deposit. Medyo hindi nga lang tayo natuloy dito. Tayo ay ginawang emisaryo dito ng financier.
para i-revisa ang site at para maintindihan nila kung ano ang kasalukuyang hinuhukay. Hindi na natin sasabihin kung sino sila at kung saang lugar ito kasi nga medyo negative ang naging resulta. In connection nga pala doon sa satellites ka na binanggit natin, ito ang approach na gagawin kapag ka natumbok natin yung big load. Kaya nireveal ko na ito dito para makatulong sa iba at ituro na rin ninyo sa iba. Kung maaari, i-share nyo na itong nalalaman natin na ito para mas marami ang makakuha. Yung kasing pinuntahan ko, isang site ito na may hinuhukay na, i-revisa ang site, alamin ko anong sitwasyon. Pero sa nakita ko, ang nandun sa hinuhukayan nila ay sub-mother code o yung secondary marker ang nandun. Ito ngayon, ito, kung sa illustration na makikita nyo, ito yung size comparison kung paano kami nakatayo dun sa ibabaw. Makita nyo naman sa video. At nung bumaba ako dito sa part na to, dito sa baba na to, kita ko may slash dito yan. At saka yung tinuturo nito, ang direction nito ay papunta ng northeast yan. Ito papunta ng northeast ito. Kitang-kita nyo naman, itinuro ko pa dun sa video yung paano yung positioning niya. Yan ang sitwasyon doon sa hukay, sa site. Team, dito na naghuhukay kasi ito siya mismo ang katiwala doon. Kung naaalala niyo yung in-upload ko nung nakaraan na tungkol doon sa Big Five, ang position kasi na ganyan. Ito, lumalabas na nasa east ito. Yan. Ay yung position ng bato, yung tinuro ko na direksyon ng arrow, ito yun, papunta dito. Northeast siya. Pero, merong sukat yung slash. Merong slash dun sa ibabaw. Ito, may sukat ito. Although hindi ko na sinukat kasi nga napansin ko na kinukontra ako ng ano, na nandoon. Hindi niya alam na ako yung emisaryo doon. Pinadala ako para doon magdi-decision yung magpipinance kung itutuloy yung operation o hindi. At kasama ko mismo yung nagpipinance. Kasama ko, nasa likuran ko yung kamag-anak nagpipinance. Yun mismo yung kamag-anak na nagpinance, magpipinance ang nag-decision na stop. Wala tayong magagawa doon mga ka-TH. Kasi nung sinuri ito, marunong magsuri yung kamag-anak ng Pipinads eh. Nang sinuri niya ang lupa dito, sabi niya sa akin, Brad, puro topsoil ito hanggang ilalim. Kung mababaw lang target niyan, hindi yan ganyan. Dapat mag-change ng layering yan, magbabago-bago ang layering nito, magkakadikit lang interval niyan dapat. At saka, dapat ang dami na obstacle dito yan. Kasi yung ina-expect na depth ay ang layo pa. Topsoil yan hanggang doon. Hanggang sa pinaka, hanggang 12 feet eh. Ang target niya, 15 lang yata. Nandun na rawang target niya. Hindi na ako nag-desisyon. Pinaliwanag ko na lang sa kanila ang sitwasyon. Kung ano yung arrangement ng deposit dito. Ito yung sinasabi kong islas na nasa dulo. Ito yun. Yung list, itong haba nito hanggang dito, nasa around 20 inches yan. Itong slash na to, nagbigay na information ng nagbaon dito para sa distance na susukatin mula dito sa dulo hanggang doon sa baba. Ito ngayon, papakita ko sa inyo. Ito ang situation natin, iginawa ko na illustration, nasa hilltop, nasa burol yung area. Ngayon, yung sitwasyon na yung dulo ng batong pagong na ito at yung puwetan na hinukayan ay ganitong lumalabas sa analysis ko. Ayan, ang tapat ng dulo ng matulis na ulo ng pagong nasa ilalim niya mismo, tapat ng big load. At ang nasa puwitan niya, itong pangalawa doon sa
tinatawag na Big Five. Pangalawa ba ito o pang-apat? Tama, nasa pangalawa. Kasi ang pinakamababaw ka TH doon sa Big Five ay ito. Ito ang pinakamababaw. Ito ang number 1 eh. Ito ang number 2, number 3, number 4, number 5. Kaya pag maghuhukay ka, papaganito ang direction mo niyan eh. Pag tinamaan mo to, dito ka. Susunod mo tatamaan ito. Tapos ganun ka na naman. Susunod mo tatamaan ito. Then another ganito ka. Tatamaan mo naman to. At last na itong pinakamalaki. Nandito yung puwet niya. At yung nguso nandito sa tapat ng Big Lord. Pero nakatagilid siya doon sa northeast. May sinasabi siya bakit nasa northeast. Ito ngayon ang sinasabi ko ngayon na dapat na puntiryahin ng mga treasure hunter. Yung small deposit kung saan yun. Kung paano didistansya dito sa malaking area na ito, sa Big Lord area na ito, papunta dun sa target, yun ang kailangan malaman nyo. At binigay din ng nagbaon dito kung paano. Binigyan na tayo ng information. Ito ngayon, yung islas na nandito. Nang sinukat ko yan, nasa around 18 to 20 inches, hindi ko na pinag-interest na nasukatin yung sakto. Kasi wala naman, di naman na namin i-operate yan. Kasi ang haba nito nasa around, nasa around 18 to 20 inches ito. So, paano ngayon ng distance papunta ron sa Emerald Deposit? Kasi binigyan na tayo ng clue, northeast ang sabi. Ngayon, northeast. Yung distance nito, 20 inches ang haba. So, ang gagawin natin ngayon, 20 inches times 2.54. Ang dapat kasi na pangsukat dito, centimeter, mga ka-TH, hindi dapat by inch. Kaya lang nasanay ako na puro inches, ikinoconvert ko na lang sa 2.54. Bawat inch kasi is equivalent to 2.54 centimeter. Ayan, 2.54. Ito, lumabas. Since ang ginawa na lang natin, round off natin ng 20 inches times 2.54. Ang kanong labas nito ay 20 times 2.54 equals 50 yards, mga ka-TH. Yan ang lumabas na sukat na distance. Ibig sabihin, dun sa tinuturo ng nguso niya, ang target mo na small deposit ay nasa northeast. Mula dito. Yan, mula dito, northeast papunta doon, ang distance niya ay 50. Ayun, lumabas sa calculator. 0.8. I-round off mo na lang sa 51 yan. O kaya, 50 mo lang. Kasi magte-testig ka ng tatlong sunod-sunod dyan eh. Titingnan mo ngayon, i-compare mo yung mga marker na makikita mo sa ilalim. Hanggang tuhod lang, i-testig mo lang yung maliliit na butas. Mga 3x3. Para sigurado, pahaba na ganyan yung testig mo. Iyan ang pagsukat ng small deposit, mga ka-TH. Kasi kung dito ka mag-ukay sa Big Lord na ito, itong scale model ko na to, kapos to. Mga times 3 pa ito nito pababa eh, bago umabot sa target. Kaya lang, medyo awkward na pagka drenowing ko palang napakahaba sa ilalim to. Hindi katulad nun sa paliwanag natin, sa inabutan natin yung bolt, kailangan talaga i-drawing ng malalim para madaling maintindihan yung scale. Pero ito, napakalayo pa lang aabutin mo yan, mga ganyan yan. Hanggang dito ang target mo yan. Hindi katulad sa small deposit, nandito lang ang target mo yan. Papunta ng creek to eh. Talagang napakahalaga sa kanila. Dito talaga nila nilagay. Ito, mataas to, kaya lang hindi naman ganyan yung elevation ito para medyo maganda na tingnan. Kaya ginanyan ko siya. Pero mataas to, mga around 40 feet yan hanggang dito sa baba na to. Mula dito, pabunta dyan, mga around 40 feet yan. Ngayon, small depot na tinuturo niya ng marker na to, nandito yan. Either nandyan o dito, di natin alam. Basta't nandito lang yan, hindi aabot sa Big Lord na napakalalim. Kasi yung Big Lord natin, ka-TH, nandito yun, no? Compare mo sa size ng tao dyan, nandito yun, ang layo na yan, ka-TH. Iwasan na natin yung Big Lord na yan, kailangan lang. I-open na natin yung isip natin sa mga ganitong sitwasyon kasi
inignore na natin dito yung walang coding dito mga TAs, kasi sa engineering design tayo nakabase. Yun ang basis natin dito. Ayan mga ka-TH, ito na yung sekreto ng pagtumbok ng small deposit ka-TH. Yan itong final doon sa paghahanap natin ng maliliit. Ituro nyo na rin ito sa iba. Bigyan na rin natin information ng iba. Huwag kayong maghukay din sa mga big load. Katulad ng ginagawa dito, hinukaya nila yung big load. Dito naghukay, nasa likuran. Second to the largest ito ng big five, yung tinamaan niya. At nalolocate niya ito. Ikot na ikot yung locator niya rito. Ito na naman mga TH. Meron na naman tayo. Yung sinasabi ko na ikot na locator. Dito na ikot na ikot. Siguro hindi dito umiikot yung locator kasi malakas yung singaw ng energy dito sa banda na to. Sa area na to. Kaya dito na ikot yung locator niya. Dito. Ito yung hinukay niya. Hot na hot siya dito. Pinaliwanag ko ngayon doon sa nagpipinance. Sabi ko medyo alanganin tayo dyan. Alangan naman sabihin ko sa nagpipinance. O kasi sige, hukayin nyo, mababaw yan. Eh, hindi tama yun mga ka-TH. May konsensya ko na yun. Ayan mga ka-TH. Ito yung pinali doon sa small deposit targeting kung paano. Alamin mo yung direction. Tapos, pag nakuha mo na yung direction, ito, binigay na nung marker. Ito, northeast daw. Ayan. Paano mo pupuntahan sa northeast? Gaano kalayo? Ito, nagbigay sila ng idea. May slash dyan. Sinukat ko around 18 to 20 inches. Binigay na natin yung alignment kung paano. Kailangan mo na talaga dito yung locator. Babaan mo sensitivity kung electronics ang locator mo. Dahil kailangan na dyan, nakatapat ka na dyan, nasa tabi ka lang. Hindi ka pwedeng lumayo dyan. Hahatakin ka na naman itong big load na to. Ito. Lalayo kayo doon sa big load. Siguraduhin nyo muna na big load dyan. Kasi may locator naman. Mura lang ng mga locator. Bumili kayo ng mga locator. Yung mga loose, yung mga magagaang umikot. Yun ang magandang pang target dito sa big load na ganito. Sige mga ka-TH. Maraming salamat sa inyo. Itong napakalagang impormasyon na to eh, binigay ko na sa inyo. Matagal ko ng sikreto ito. Noong ko pa alam to, kaya lang naisip ko wala namang mangyayari sa hindi ko naman mapapakinabangan yan kung itatago ko lang sa sarili ko yan. Kaya kailangan ituro ko na. Ngayon binanggit na natin kahit sino makinabang pwede para maintindihan nila lahat. Maraming salamat sa inyo sa suporta at saka mga, sa mga bago, pakisubscribe na rin at saka like nyo na yung mga video natin. Saka, hindi nyo masusubaybayan pagka dito sa huli agad kayo nanood. Marami pa kasi kayong mga mamimiss na mga pinaliwanag natin na involved dito. Tulad ng Big Five. Yung tinatawag ko na Big Five, hindi maiintindihan ng mga bagong manonood to. Nasa umna natin mga post yun, mga upload. May pa-shoutout nga pala sa atin mga katik. Shoutout kay Dilan TV ng Dumaguete. Kumusta kayo dyan? Matagal Dumaguete. Hindi pa ako nakarating dyan sa lugar na to. Ah. At kay Prince Eric Vlog. At ang pangatlo si RJ Playzy na taga Bukid nun. Maraming salamat sa inyo mga ka-TH. Hanggang sa muli. God bless sa inyo lahat.